You know mga ka-G-lovers, ito naman yung pagdidiskitahin natin. So titingnan natin yung laman nito. Ano ba ang laman ng Kibler GX7? So titingnan natin yan. So ito, yung amplifier na to ay galing to sa isang pare. So sa simbahan to ginagamit, nilagyan na nga to ng pano sa itaas. So pinapaayos sa atin kasi walang sound. Pero sa ngayon, ang gagawin natin ay iti-tear down natin muna to. Titingnan natin yung loob at aalamin natin kung ano ba yung mga laman sa loob ng amplifier na to. So nakalagay dito sa emblem ay 800 watts times 2. So titingnan natin yung loob niyan. So let's get started. So bali nabuksan na natin, so una muna natin titingnan mga ka-G-lovers ay itong output transistor na ginamit. So meron tayong ginamit na A1943 at C5200. So bali yan yung ginamit na output. Bali tig-apat sila, kaya walo. So B647, A970 yung mga ginagamit ng mga pre-drive. Tapos ito A940 sa drive. Tapos C2073, so common na ginagamit yan sa mga amplifier. So meron nga yan yung concert. So ito, so A970 replacement niya ay A1268. Tapos yung 2240 ay 3200 yung replacement. So may slash kasi yan dyan, no? Nakalagay. So bali meron tayong dalawang naka-bridge na diode. Ito, dalawang naka-bridge na diode. Tapos ang gamit na capacitor pala nito mga ka-G-lovers ay 10,000 UF 80 volts. So 80 volts yung ginamit na capacitor na may 10,000 UF. So dalawang drive yan ito. Isa pa itong drive, tapos dun sa kabila isang drive din. Tapos may walo tayong output transistor. So ito yung ginamit na relay mga ka-G-lovers, maliit lang. Tingnan natin. So hanggang 30 volts siya na may 8 ampere. So yan o, 8 ampere 30 volts. Tapos kung sa 240 volts, 8 ampere din kung gagamitin mo siya sa 240 volts. So may nakalagay ditong op amp na GRC 4558 sa gilid na to. Tapos may dalawang regulator na ang ginagamit. Wait lang, hanapin lang natin yung tamang anggulo. So 7815 at 7915. So ibig sabihin 15 volts negative positive. So papunta yan dun sa tone control natin or preamp. So ibig sabihin napakataas yung voltahe, kaya pala malinaw yan, no? KA7815 at KA7915. So 15 volts yung dumadaloy dun sa tone control natin or preamp. So ito yung mga drive resistor na final. So 0.25 5 watts din, common na ginagamit talaga yan. So tingnan naman natin yung transformer. Bali may nakalagay siyang GX7. AC input ay 230 volts 60 hertz. AC output
45045 para sa main, 20 volts 020 volts para sa preamp button control, at 013 volts para siguro to sa, kung hindi ako nagkakamali, sa relay at supply ng fan. May dalawang fan kasi to. So tingnan naman natin yung ginagamit na amp up dito sa tone control. So yan yung volume control niya, oh. Kakaiba yung design. Maliit lang siya. So ito yung ginagamit niya. Common naman talagang ginagamit to, yung GRC4558. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam. Siyam na GRC4558 at itong PT2399 para sa echo naman natin. So sa effect natin dyan. So meron tayong dyan switch for loudness din. So ito yung isang fan, at meron pa rin din sa palabas o dun sa may gilid, yan isa pang fan. So bali dalawa yung fan nito. So napakabigat nito mga ka-G-lovers, di ko lang alam kung ilang kilo to kasi hindi ko naman kinilo. Napakalaki kasi yung transformer. So ito yung ginagamit na value ng variable niya. Sa base treble mid ay 50k, maliban dito sa balance na 100k yung ginagamit. Yun, pasensya na kayo kasi medyo natatamaan ng araw yung camera natin kaya iba yung kulay. So yan, 100k yung ginagamit sa balance. So bali may dalawang filter capacitor dito mga ka-G-lovers. Supply to siguro ng fan. So sana nakakuha kayo ng information about sa laman ng GX7 na Kibler. So maganda kasi yung tunog nito. So thank you very much sa panonood nyo. Maraming maraming salamat.